Siya ay isa lamang pangkaraniwang guro noon. Subalit, naging espesyal siya para sa akin. Dahil nag-iwan siya ng puwang sa aking puso. Hindi ko na siya nakikita ngayon. Ngunit, sinasabi nila, nandun pa rin siya sa dating pinagtuturuan. Sa walang pintang paaralan. Bra, pasensya ka na ha. Hindi ka namin nakita. Malit-lit mo naman kasi. Malit-lit ka na ha. Bakit ka pa? Mamugel? Sabi ko sa sabi. Bra, pangit na nga. Wala akong sinin. Oh yeah, meeting. Hikbi ko lamang ang naririnig sa silid na iyon. Ngunit, siya'y dumating. Si Mabuti. Dahil sa kanyang mga salita, aking nang pagtanto na ang mga problema ay parte ng ating buhay. Na dumadating at maglalaho rin. Totoo lang, hanggang ngayon, napapaisip pa rin ako kung bakit alam niya ang sulok na iyon. Ang sulok na iniiyakan ko. Ang sulok na sinasabi niyang iniiyakan naming dalawa. Thank you.
Ayos na ako kayo, ma. Ayos na ako, anak. Yan, Koloy. Naubos na yung oras natin sa pagkukwento. Ma'am, ma'am. Kamusta na ako ngayon sa mabuti, ma'am? Kasama niyo pa rin po ba siya? Ipagpatuloy na lang natin yung aralin natin bukas, ha? Paalam mga bata. Paalam ako, Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat at ngayon kompleto na tayo. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa damdamin ng tao. At ang isa sa pinakamagandang uri nito ay ang pagiging masaya. Ngunit may dahilan kung bakit masaya ang isang tao. Ngayon, sino dito sa inyo? Kung ano man ang nagpapasaya sa inyo. Ayos ka lang? May baon ka bang uniforme o sobrang damit dyan? Ay, oo nga pala. May dala akong damit eh. Siguradong kasyang-kasya yan sa'yo. Gusto mo? Pwede po bang mahiram po, ma'am? Kasi baka magalit po si nanay kapag nakita na yung uniforme ko pag uwi. Hindi, okay lang. Kasyang-kasya yan sa'yo. Sige po, ma'am. Salamat po. Siya nga po pala, ma'am. Ano po yung pinunta niyo po dito? Ang sulok na iniiyakan mo. Iniiyakan natin, oh. Sana nga ay masabi ko sa'yo. Ngunit ang suliranin, kailanman. Ang ibig kong sabihin ay, sana'y higit na maging mabuti sa iyo ang buhay. Tara na. Nang kung ano man ang nagpapasaya sa inyo. Kayo na lang palagi. Ikaw, Fe. Fe? Fe! Ang nagpapasaya po sa akin, ma'am, ay ang luto po ni nanay. Lalo na po yung mga paborito ko pong luto niya po na pansit, yung espesyal po niya ginatakas lola, yung spaghetti po niya. Ang nagpapasaya sa akin, ang anak ko. Siya ay 6 na taong gulang na at sa susunod na taon ay makakapag-aral na siya. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Naaalala ko sa kanyang kaarawan, siya ay kahali-hali na tingnan sa suot niyang pulang bestida na may malaking laso sa bewang. Maganda at matalino ang batang iyon. Alam niyo ba na gusto ko siyang maging isang manggagamot balang araw? Gaya ng kanyang ama.
mabuti? Iyon lamang na nakakaranas ng kalungkutan ang maaaring makaalam ng lihim sa kakaligiyahan. At ngayon ay ipagpatuloy natin ang ating aralin. Natiyak ko noon gaya ng pagkakatiyak ko na hindi akin ang pangungusap na iyon. Ni aking mga pagsasalita, ni sa aking mga pagsulat. Ngunit, samantalang nakatitik siya sa akin ang umagang iyon, habang sinasabi niya ang pangungusap na iyon, nadama kong siya at ako ay isa, at kami ay bahagi ng mga nilalang. Sapagkat nakaranas ng mga lihim na kalungkutan ay nakakikilala ng mga lihim na kaligayahan. Ngunit walang maputi sa larawan, walang anumang maganda sa kanyang anyo, at walang maputi sa kanyang buhay.